naman ang oras na ito. Ito ang pinaka makatak sa napuntahan dahil ito po ng isang lugar na ito ay pinagkaharan ng mga engkant at laman lupa. Sabi-sabi ng mga tao dito, dito daw palaging nagtatambay ang isang babae noon. Pero itong bahay na ito ay may pinakamalaking tinagong misteryo dahil sa may residency dito na mag-asawa at may isang anak. At dito mismo sa bahay ito ay pinugaran at nasaniban yung anak ng Diablo. Dito nagsimula na inabandon ang bahay at iniwan at nilisan na ito tagal na na panahon. Pero sa mga residency dito ay palagi nakaramdam ng iyak ng bata at nagpapakita ang isang babae. Babaeng hindi mapaliwanag, minsan po pugot. Creepy sa lugar na ito, pag punong kahoy na ito, ang akasya. Dito daw minsan mapakita ang isang babaeng isang iyak na bata at hindi mapaliwanag na boses. Ang magandang araw mga ka-hiking, joyride naman para makapunta tayo sa ating destinasyon. Papunta tayo ng Lapu-Lapu sa may Haunted House, pinakadelikad haunted sa buong Lapu-Lapu. Hiking, samahan niyo ako magtuklas at magramdam. Today's video mga ka-hiking is kakaiba naman ang ating puntahan ngayon. Ang bahay na abandoned at may malalim na history, iyon po daw yung bahay na pinugara ng mga multo. So kaya mga ka-hiking, ispuntahan na natin, samahan niyo ako para magmasid at makiramdam sa isang abandonadong bahay at pinagwara ng multo. So ngayon mga ka-hiking, is shout out muna tayo sa ating mga viewers na nandito sa Cordoba at shout out din ako sa taga Cebu City, no? Especially kay Ate Bing Shai, Mr. Lee RTV, Kapiso Vlog at iba pa at mga silent viewers. Maraming salamat. Ito ang gabing lagim, no, na dapat nating subaybayan. For today's video mga ka-hiking, nandito na tayo sa abandonadong bahay. Dito na tayo sa abandonadong bahay mga ka-hiking. So ngayon mga ka-hiking, is ibutin natin ang dito daw ay pinugara ng mga di umano ng mga multo. So ngayon mga ka-hiking, ayan. So ngayon mga ka-hiking, medyo may naramdaman na po ako dito sa bahay na ito. Kasi po itong bahay na ito is matagal na pong abandon. Sabi nila dito daw minsan magpapakita yung multo. Kaya atong ating libutin yung mismong bahay na ito. Sa mga oras na ito, kakaiba ang aking naramdaman dahil sa gilid na ito, ito daw ang pinakamakatakot na bahay. Dahil sabi-sabi dito sa mga residency dito, ito daw ang may pinakamalakas na enerhiya ng mga Diablo. Dahil minsan daw dito umiiyak yung babae at minsan dito nasa dahil dito po nasaniban ang kanyang anak at minsan ay hindi ka makakatulog sa 10 oras ng gabi dahil may palagi po sa iyong nanonood at palaging nakadikta sa iyo. Kaya is palaging mag-aaway kapag kayo ay relasyon, palagi po kayong ipahihiwalay dahil sa kagustuhan ng isang engkanto at ito ay pinakamasamang engkanto at hindi karapat-dapat na pwedeng angkinin ng isang kahoy o isang maliti dahil ito ay pinugaran ng mga engkanto at masamang espiritu.
Nandito tayo sa loob mismo. Aray, nakiramdam tayo dito mga kaikin. Ayan, sa bahay na to. Dito daw mismo mapakita yung minsan yung multo or yung masamang espiritu or mga laman lupa daw dito mismo yung bahay na to. Kasi sabi-sabi nila, base sa aking information na kalat, dito daw minsan malakas yung enerhiya dito. Ayan, sa likod ko. Dito, minsan. Ayan. Malakas po yung enerhiya dyan. At saka dito. Ngayon, alas 12 ng gabi, tayo ngayon mga hiking. Nandito tayo sa bahay na ito. Sa daan na ito mga hiking,